Nagtatanggol mo ang pamilya mo? Walang matinong tao na isusugal ang kanyang pamilya kung alam niya na ang kanya pong pakikipaglaban, ang babalikan at ang tatamaan ay ang kanyang pamilya. Hindi mo na naisin na makita na saktan ng kaaway mo ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong ama, ang iyong ina dahil sa mga pakikipaglaban. Kung tayo po ay may kagalit at alam po natin na ang ating pong kaaway ay mahilig mandamay, ay wala pong pinapatawad na kahit sino sa pamilya mo ay pwede niyang gantihan. Subalit ikaw mismo na gusto mong lumaban para sa sinasabi mong pamilya, itataya mo ba ang buhay ng pamilya mo dahil sa sinasabi mong prinsipyo na pinaglalaban mo dahil sa sinasabi? May iba man po sa atin na gustong depensahan si Kuya Bal Santos Matubang, subalit alam po natin na makakaladkad po ang pangalan ng Kalingap. Iwas-iwasan po natin to. Wala pong masama sa pagtatanggol sa Kalingap, wala pong masama sa pagtatanggol kay Kuya Bal Santos Matubang. Kami man, ito po ang nais po namin. Subalit mas pinipili po namin, again, na manahimik sapagkat ang hinihingi po sa amin ni Kuya Bal Santos Matubang ay pananahimik. Daanin sa tamang proseso at hayaan po na ang batas po ang humatol. Kung yun pala ang hinihingi sa atin ng ating pong ama ng Kalingap, ito po ay atin pong dapat sundin. Sapagkat ang iniisip lamang po natin dito, ang iniiwasan po namin, yung lumaki po ang gulo. Sapagkat madali pong makipag-away, madaling makipag-rebattle, madali pong makipagsagutan. Ang tanong po dito, hanggang kailan? Ang tanong po dito, kapag tapos na po ang lahat ng bangayan, when the smoke is gone and clear, ano po ang consequences ng ating pong mga ginawa? Lagi po natin tatandaan na ang lahat po ng ginagawa po natin ngayon, masama po o mabuti, ay may consequences po sa mga susunod po at darating na panahon. Lagi po nating iisipin yung mas makakabuti para sa atin pong pamilya sa Kalingap at kay Kuya Bal. Parang kagaya na lamang po sa isang pamilya. Kung tayo po ay may kagalit at alam po natin na ang ating pong kaaway ay mahilig mandamay, ay wala pong pinapatawad na kahit sino sa pamilya mo ay pwede niyang gantihan. Subalit ikaw mismo na gusto mong lumaban para sa sinasabi mong pamilya, itataya mo ba ang buhay ng pamilya mo dahil sa sinasabi mong prinsipyo na pinaglalaban mo, dahil sa sinasabi mong pinagtatanggol mo ang pamilya mo? Walang matinong tao na isusugal ang kanyang pamilya kung alam niya na ang kanya pong pakikipaglaban, ang babalikan at ang tatamaan ay ang kanyang pamilya. Hindi mo na naisin na makita na saktan ng kaaway mo ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong ama, ang iyong ina dahil sa mga pakikipaglaban na yan. Hanggat maaari, ang ginagawa po natin ay umiiwas po tayo. Hindi po natin hinahayaan na madamay yung ating pong mga mahal sa buhay. Sapagkat kung sila man ang atin pong tatanungin, yung pamilya mo na yan, hindi rin naman nila nanaisin na ipagtanggol mo sila sa ganyang paraan kung alam naman natin na malalagay din naman ang kanilang buhay sa kapahamakan. Ito ay kaparehas lamang din na maaari pong mangyari sa Kalingap sa iba namang kaparaanan na hindi po natin magugustuhan. Kaya umiwas po tayo hanggat maaari sa pakikipagbangayan, umiwas po tayo sa pagsawsaw sa mga awayan ng iba, umiwas po tayo doon sa mga bagay na makakaapekto doon sa sinasabi mong pamilya mo, pamilya ko, pamilya nating lahat na Kalingap. Malinaw po ba?